Dito na tayo sa part 2 mga boss. Dahil sa naparepiece na itong flywheel niya, kailangan ko ng katulong para ilagay itong flywheel dito sa likod ng makina. Grabe bigat ng flywheel nito. Dito sa flywheel mga boss, meron niyang 7 na mga bolt. Siguraduhin mo ayos yung pagkakasalpak mo ng mga bolt niya. Mas maganda ka mayi mo muna para hindi ka magkaroon ng problema. Mahirap kasi pag nalostre dyan mga boss, overhaul na wala sa oras tong makina mo. Kaya dapat kapain mo maigi bago mo higpitan ang impact wrench mo para sigurado na hindi ka magkaroon ng problema sa mga tread niya. At bago mo ilagay yung lining o kaya yung pressure plate, siguraduhin mong malinis itong flywheel. At sa pagkabit ng lining mga boss, dapat nasa loob yung nakaumbok ng pressure plate. Ayan yung nakaumbok mga boss. Oh. Dapat nasa loob yan. Sa loob dapat yan. Hindi dapat paganyan yan mga boss. Ah. Mali yan. Dapat paganyan yan pag sinalpak mo dito sa flywheel. Kasi yung iba mga boss, pasok sa loob ng flywheel. Eh. Kaya hindi mo malalaman nagkamali ka. Pero dito mapapansin mo kasi tutukod. Pero merong ibang flywheel na kahit baligtad ang kabit mo, hindi mo mapapansin. Kaya paalala ko na rin po yun sa inyo. Pag kinabit nyo na itong pressure plate kasama yung lining niya, meron niyang 6 na bolt na number 12. Kaya sinabi ko, pag kinabit nyo, kamayin nyo lang muna para sigurado kayo, pasok siya sa tread. Maganda na yung naninigurado kayo mga boss. Mahirap kasi pag nakalustred ka, dodoble ka lang ng trabaho, maniwala kayo sa akin. Alam nyo mga boss, meron talaga akong panentro dito sa lining niya, kaya lang problema na wala. Sa bagay, kailan lang naman ako gumamit ng panentro mga boss. Mas kabisado ko pag ganito ko naman nagsisentro. Yung kinakapa ko lang yung gitna nung pressure plate para mailagay ko itong lining niya. 1990 pa mga boss, ganyan na ako. Kinakapa ko talaga yan. Hindi ako gumagamit ng panentro. Kahit sabihin mo pang masigip na masigip yan, awa ng Diyos na ilalagay ko at nisasalpa ko ng maayos yung lining dito sa pressure plate. Ibig kong sabihin, yung lining, sentro siya dito sa pressure plate kahit na meron siyang kaunting distansya. Kasi kung ilalapat mo itong lining dito sa pressure plate, hindi naman talaga lapat na lapat yan sa pagkabilog niya eh. Talagang medyo malaki ng kaunti yung pressure plate eh. Medyo maliit naman yung lining. Kaya doon ako nag-ahabol. Makuha ko yung gitna niya. Ayoko naman gayahin yung ibang style na dinidikit nila ng mighty band. Mahirap din yun kasi once na kumapit maigi yung mighty band, pwede matuklap yung lining eh. O kaya itali. Mas gusto ko na yung dati kong ginagawa. Sigurado pa. Dahil sira na itong release bearing niya at maingay na, meron yan dalawang clip mga boss ha. Yan yung naglalock dito sa release bearing at sa fork eh. Hilahin mo lang yung lock spring niyan. Ayan po. Dalawa yan at matatanggal mo na itong release bearing niya. At kung mapapansin mo mga boss, yan maingay na yung release bearing yan. Ayan yung nag-iingay dito sa transmission. Kaya ito na yung bago. Pipiting ko muna para sigurado ko. Mga boss, bago nyo ilagay lahat yan ha, nakita nyo malinis na yung transmission. Mahalaga na malinis dapat yung transmission nyo bago nyo ibalik sa makina. Pinapakita ko sa inyo kung paano itusok itong clip spring nya. Ayan o, dyan mo itutusok yan. O, ikakabit ko na mga boss ha. Ibabaon nyo muna tapos ikakalawit nyo dito sa release bearing. O, diba? Ganun lang siya kadali mga boss. Oo. Ayos na yan. Nakalak na yan mga boss. Sa kabila, ganun. Itusok nyo itong clip spring sa fork tsaka nyo ikakalawit dito sa release bearing. Simple lang, hindi kayo mahihirapan. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo mga boss, lalo na ginagamit nyo pang negosyo, gayahin nyo lang itong video. Lagyan nyo muna ng grasa yung main drive bago nyo ilagay itong release bearing. Ganon din itong release bearing, lalagyan nyo ng grasa yan sa loob. Huwag naman sobra-sobra, baka naman kumalat pati sa lining, malagyan eh. Mag-slide na yan. Dito sa fork, yan tinuturo ko, dyan mo ikakalawit itong pivot bolt. Ayan, yan tinuturo kong yung isa pa. Sa pagkabit ng fork dito sa pivot bolt, para maikalawit mo siya, ganito gawin mo. Hilahin mo itong fork. Yan ha, hihilahin mo. Lagpasan mo yung pivot bolt, tsaka mo ibalik. Kakalawit na yon. O, isalpak na natin itong ano, release bearing dito sa main drive. Pag naisalpak mo na yan, yung release bearing, hilahin mo na yung fork. Lagpasan mo yung pivot bolt. Tapos, ibaba mo yung release bearing, sabay tulak naman ng fork pabalik. Kung narinig mo, di ba, naglock na siya? Hihilahin ko para makita mo naglock na siya mga boss. Hindi na siya matatanggal. Kumapit na siya dun eh sa pivot bolt. Tapos tanggalin mo na yung sobrang grasa mga boss. Ganyan. Para pag sinalpak mo yung transmission, walang grasa nakakalat sa lining. At dahil okay na, isasalpak na natin itong transmission. Isang jack lang ang kailangan mo dyan mga boss. Pero may katulong ako dyan yung may-ari. Kasi gusto niya nga matuto. Pag naisalpak mo na, dahan-dahanin mo ngayon siyang itulak. Para
pumasok siya, mga boss. Hindi mo siya kailangan biglayan, hindi mo mabibiglayan, dahan-dahan lang hanggang sa maidikit mo siya sa makina. At pag medyo malapit na at sa palagay mo, pwede mo na lagyan ng tornilyo. O, lagyan mo na siya ng mga bolt, mga boss. O, ayan, lalagyan ko na siya. Pero dapat ha, lagi niyong tatandaan, kapag naglagay ka ng bolt, hindi pa pwedeng yung bolt ay mahihirapan ka magpihit. Eh, ibig sabihin, wala sa sentro yon. Dapat, kapag nilagay mo yung bolt, hindi siya mahirap pihitin. Kaya, kita nyo, nakikita nyo yung ginagawa ko, lambot-lambot yan. Kumbaga sa ano, kaya mo lang yan nilagyan ng bolt para hindi, kung magkaroon mo ng problema, hindi siya dumulas. O, ano, may nakaalari na bolt. Ayan, inuuga ko lang ng kamay yan, mga boss. Dahan-dahan na siya dumidikit. Ibig sabihin, okay ang sentro niyan. Kapag wala sa sentro yung mga boss, nako, itulak mo lang todo-todo, hindi papasok yan. Kasi yung main drive niya, wala sa tapat ng butas dyan sa lining. Ayun ang ibig sabihin nun. Pero pag kita nyo, lambot lang, ginagalo ko lang ng kamay ko yan. Tapos yung mga bolt, tingnan nyo, saglit ko lang, kinamay ko nga lang, naisalpak ko na eh. Ibig sabihin nun, sentro talaga yun. Ayun ang ibig kong sabihin, mga boss. Dito sa side na to, mga boss, ang bolt niya, tatlo yung nakatalikod, tatlong bolt yan na number 14. Tapos sa ibabaw naman ng transmission, meron lang yan dalawang bolt. Diba? Kailangan alam nyo kung ilan yung bolt yan eh. Tapos sa baba ng transmission naman, yung pinakababa niya, meron naman yan dalawang bolt na number 14 pa rin. Kung makikita nyo yung mga tinanggal ko sa gilid, mga ano na lang yan, dagdag na lang yan dahil nakakaabala yan kapag nagtanggal ka ng bolt. Pero number 14 pa rin yung bolt dyan. Dalawa lang naman yan. Ayun, yung hinihigpitan ko na yan, nakaabala lang yan kaya tinanggal ko. Pero hindi yan related dito sa transmission or ibig ko sabihin, hindi siya parts ng transmission sa makina yan. Nakaharang lang kaya inano ko, tinanggal ko para mabunot ko itong bolt dito sa transmission. Oh. Kita nyo, pinapalo ko pa ng ball hammer yan para siguradong mahigpit, mga boss. Ganun dapat siguraduhin yung mahigpit yung bawat tornilyo na nilalagay nyo. Lalo-lalo na dun sa flywheel, dapat mahigpit yun. Tapos yung sa pressure plate, dapat mahigpit din yun, mga boss. Kaya kung may sasakyan kayong ganito, mga boss, nako, panoorin nyo lang to. Wala akong kinat dito na trabaho. Kung meron man akong nakaligtaan, mga boss, siguro nasabi ko pa rin yung sa bilang. O ayan yung sinasabi ko sa baba ng transmission. Oh. Yung bolt na yan, number 14 din yan, mga boss. Dalawa yan sa baba. O dalawa, tapos tatlo sa tagiliran. O di ilan na, mga boss? Lima. Tapos sa taas, dalawa. Di pito. Tapos sa kabilang side, o sampu lang lahat ng ano niya, bolt, mga boss. Tapos ito naman, bracket yan, yung nilalagay ko. Bracket yan ng muffler. Yan. Kasi naka-istorbo yan eh, kaya tinanggal ko yun. Apat na bolt yan, mga boss, sa bracket ng muffler yan. Dito yan naka-engage sa transmission. Kaya talagang kasali siya sa tatanggalin nyo. Sa ganitong trabaho naman, mga boss, di mo naman kailangan talaga yung sabi mong mahusay kang magbaba ng transmission. Di naman kailangan yun. Kailangan matandain ka lang sa tornilyo para hindi ka nakakapagpalit-palit ng tornilyo. Pangalawa, yung pag-sentro lang ng lining, importante yun. Ngayon sa pagbaba, panoorin mo, kalug-kalugin mo lang. Habay kinakalug-kalug yung transmission, hinihila mo naman yun siyempre. Diba? O kaya pwede mo siyang sikwatin ng flat screw pag medyo makapit yung transmission para mahiwalay mo sa makina. Ganun lang, mga boss, ang gagawin nyo. At ibalik ko na itong bracket ng transmission support dito sa likuran, mga boss. Ayan yung nilalagay ko. Meron yan dalawang nut, mga boss. Higpitan nyo yung maigi. Tapos kukuha kayo dyan ng jack. Dapat nakasentro yan sa butas ng bracket. Ayan, kung mapapansin nyo, ginajack ko yan, oo. Dapat nakasentro yung bolt ng support nyo dyan sa bracket. Pag okay na, o lagay mo yung nut. Dalawa yan, mga boss, sa kabilaan yung nut yan. Higpitan nyo yan maigi, mga boss. Hindi pwedeng maluwag yan. Baka mamaya, kakalug-kalug tong transmission nyo. Sana lang naiintindihan nyo yung mga tinuturo ko. At maraming salamat naman. At kung okay lang sa inyo, pakisubscribe na rin itong channel ko. Balik tayo sa trabaho. Ito yung transmission support sa likuran kanina, yung inihigpitan ko na hindi natin nakita. Ayan, pinakita ko sa inyo yung isa na yan. At dito naman, yung isa pa na nut. Ayan, ayan yung isa pa. Abangan nyo sa part 3, mga boss. Salamat.